And I'm here. Naku, may naririnig na akong nagigitara. Sino naman itong nagigitara na ito? Sino ba itong uupo ngayon sa ating iconic chair sa Korina Interviews? And eto na tayo. Ay! Naku! Si Tito Sen! Hi. Hello, Tito Sen! Hi. Alam mo, sa totoo lang, pag nakita mo si Tito Sotto, hindi mo ba pagkakamalang kahit sino pa siya? Hindi kayo malilito na siya si Vic, o siya si, Joey, talagang siya si Tito Sotto, the one and only. You look dahil, so well. Dahil sa bigote yun. Dahil sa bigote, hindi lang yon, dahil sa mata. O, oh, di ba? Pumayat ka, Tito Sen. Same lang ba? Medyo nasusunog lang dahil mas madalas mag-golf ngayon. He's so good looking right now. Eto ngayon, ang ating one-on-one, tamang-tama, pinag-uusapan sila ng lahat ngayon. May natin malalaman ang katotohanan dito lang sa Korina Interviews. Tito Sen is in the house! Wow! Actually, nandito tayo sa house niya. Maraming salamat, Tito Sen, yes, sa iyong imbitasyon na nandito kami ngayon only on Korina Interviews. Wow! You're most welcome. It's my honor and pleasure. Oo, alam mo, pagpasok ko pa lang, feeling ko family na kasi sumalubong na yung mga anak niya, ang dami nilang mga litrato ng mga pamilya nila. Talagang super family-oriented si Tito Sen. Yun ang pagkakakilala sa kanya and it's kind of true, right? You're true. Really family-oriented, right? Oo. Since I was young, we were brought up that way. Mm-mm. Even up to now, kaming magkakapatid, I'm sure hindi na nagagawa ng iba, nag-busy, no? Pero kami magkakapatid once a week, we get together. No way! Kayong lahat? Ilan ba kayong magkakapatid? Four boys. Four boys. We get together. So okay. At lahat kayo musiko, right? Hindi naman. Si Val and I, when we were younger, and then later on, si Vic and I. Oo. Hindi siya nahilig. He was more of the sales guy. Ah, ganon. Pati sa pag-aaral nung araw ano yun, basketball player, NCAA basketball player ng Letran, Sambeda. And then he went into sales. Lee ako mang kinuha nun eh. Oh. So siya, he was in charge of some of the products of Eat Bulaga before. Ah, wow. So at least compatible. Kayo yung produkto, siya yung nagbebenta. Correct. Six decades in show business and three decades in public service. Wow. Parang ano, wala, siya yung lalaking lagaristang walang kapaguran. Itong si Tito Sotto, di ba? Sabi nga nila, once a performer in every area of his life. Napaka-colorful ng buhay. At masarap balikan yung, paano ba nagsimula ang magkaroon ng isang Tito Sotto sa ibabaw ng mundong ito? Anong klaseng kabataan nagkaroon kayo, Tito Sen? Yung mga magulang mo, ganun ba? Talagang pinagpe-perform kayo kahit saan? Parang ganun, pati sa mga kamag-anak. Musical yung pamilya namin sa Castelo side. Sa Sotto side, ang political Halos every other week, merong reunion or merong gathering. Andun yung mga pinsa namin na magagaling kumanta, si Val Castelo, si Milo Castelo. And then kaming mga... Kamag-anak nyo rin si Anthony Castelo. O, kamag-anak. Pamangkin ko si Anthony, bali. O, di ba? Parehong hibla. Okay. So, nanonood kami sa kanila. We're influenced ng ginagaya namin sila, the way they sing, gano'n. Yung mga bata pa kami.
Natuto rin kami mag-gitara. Parang ano eh, parang merong singing contest pag may reunion, family reunion. So kumbaga nasa dugo na talaga ng Castelo, ng Castelo. Castelo. Yung show business. Yung show business, oo. Oh. Balat kayo lamang, di ba siya yun? Yes, yes. Ayan, si Anthony, di ba? I composed it for him. You composed that for him? Yes. That's iconic. That song is iconic. Mm. So, ilang taon ka nung nagsimula ka talaga sa music? Perhaps mga 7-8 years old. Wow. Elvis Presley. Totoo? Oh. Ukulele muna. Ginagaya ko si Elvis Presley. Oh. Eh, parang hindi ko kamukha. So, lumipat ako. lumipat ako. May hawig naman ng konti. May hawig ng konti. Okay. Lumipat ako kay Ricky Nelson. Ricky Nelson naman. Hindi mo inabot yun. Okay. Anyway, ganun, ukulele. And then, napunta sa guitar. Then, si Val din, my elder brother. Ganun din, natuto na rin mag-gitara. And then, pagka wala si Bal, si Vic, tinuturoan ko mag-gitara para mag-accompany sa akin dahil instrumental ang uso nun eh. Hindi ba mahirap magturo ng gitara sa bata? Pagka-talented, hindi. Pagka-talented, hindi. Madaling matuto. Ayun. Madaling matuto. Correct. Kasi musicality ni Vic, malakas eh. So he was what, 5-6 years old? And I was about 12. Wow. 6 years ang difference namin yes. eh. Oh, re-rhythm guitar siya, magli-lead guitar ako. Ganun yung... Galing! So ikaw yung pasimuno, kumbaga sa mga magkakapatid, ikaw yung pasimuno sa musiko. Yes. Then also in school. Oo. Kasi dahil sa eskwelahan, pagka, ewan ko, ang lakas ng loob ko, pagka tinanong sinong mag-intermission number. From my Ateneo days to Letran days, eh, ano eh, lagi akong presentado eh. Totoo ba? Oo, makakanta ako ng Mario Lanza, mga gano'n. na hindi so, ko naman alam kung kaya ko. Oo, oh, talaga ba? Oh. Sinong idol mo? Yung mga iba mong kamag-anak, gano'n? Siguro, malaki is influence ng family ng mami ko eh. Oh. But it paid a lot pagdating sa eskwelahan. Because pagdating ng mga declamation contests, I swept it eh. In my entire elementary days, I had a gold medal in Spanish declamation, gold medal in English declamation, gold medal in Tagalog declamation. Wow, performer! When I got into college, gold medal sa debate. Totoo ba? O, so, tamang-tama. Napakinabangan yung pagka-showbiz ng pamilya, parang ganun. Correct! Mm. Wow! Eh, ikaw yung golden boy. Ikaw yung golden boy ng inyong ano henerasyon. Pero hindi ba mahirap yung puro lalaki kayong magkakapatid? Ikaw well, yung eldest. Hindi, si Val. Val is the eldest. Okay. Magulo. Medyo pamisa-misa nag-aaway. Pero uh-huh. daddy namin, teaches na hindi ganito yan, you don't have to be fair, you know. Ganun yung dating Ayun. Sa amin. So, and then, we had cousins na girls. So, para rin kaming may mga kapatid. Kuminsan kasi yung mother ko, frustrated na magkaroon ng babaeng anak. That's the reason si Vic is named Marvic eh. Maria Victoria gusto Correct. Niya, akala niya. Wala pang ultrasound noon. Okay. 1954 pinanganak si Vic eh. Oo. So, buntis siya, magkababae na kasi tatlo kaming lalaki. Oo. So, bunso yun. So, eh, pagka lalaki pa rin, ginagawa ng mami, hinihiram niya yung mga pamangkin niyang babae at nakatira sa amin. Oh. So, sanay kami na mayroong pinsan. At least may babae dyan. Oh, may babae dyan. Correct. Kaya pala siya naging Marvic. Malaki at talagang impluensya ng inyong parents sa'yo, right? Even oh, yes, in your yes, own parenting style today. Yes, oh my mother. With parenting style and then musicality. My mother was a doctor, right? She was a UP class 35, 1935, medicine. But she took up voice lessons. Mahilig kumanta yun eh. Musical din. Oh, mahilig yun. And then, ang influence naman ng daddy namin, my grandfather, the late Senator Vicente Sotto. He was a journalist, he was a lawyer, he was a playwright. Ano yun, ganun naman yung dating. Ito namang impluensya mo sa iyong mga sariling anak nang galing din kahit papaano doon sa nakita mo. Malamang. Oo, ganun din. The way we were nurtured, ganun din yung naging influensya sa akin. Right. That's how it is eh.
Yun ang kinalakihan ko. Yun din ang alam yun ko ang dapat. Yun ang nakikita mo. Yun ang nakikita ko. Yun ang dapat gawin ko sa mga pero yung anak sumikat, ko. Kasi sumikat naman talaga kayo ng husto, right? Yung sumikat, walang pressure na gano'n sa inyong magkakapatid. Wala eh. Nag-combo kasi kami. Combo tawag doon. Nung ko, sa naabutan kayang combo. Oh, okay. Nung combo kami, 1965, si Val at saka ako. We were called the Tiltdown Net. Kombinasyon okay. Yun doon sa habang nag-aaral kami and then later on. After college, parang nawala na rin. Tinamad na rin kami, 1969, 1970. Val did something else. He became a steward sa Philippine Airlines. Si Vic at saka ako, and then also Val, no? We were recruited by Bong Sera and Rolly Grande, Director Rolly Grande, to form a TV show entitled Okay Lang. It was a gag show. Doon nabuksan sa amin yung show business. Showbiz TV. Mm-mm, TV. Diba? Oh, daily. But, pero maaga kang na-in-love. Si Helen ay artista na noon. Artista na noon. She was the superstar. Superstar siya noon. In that time, she was the only tri-media star. Okay, what's tri-media? Recording, TV movie. And movies. Ay, ang lakas din ng loob mo. Oh, ha? May, ano, inispatan mo siya? Saan mo siya nakilala? Sikat yung banda namin ng araw. Inimbita kami na mag-guest doon sa isang movie niya. So, doon kami, nakita kami sa LVN Studios. Imbitado kami, medyo late kami dumating. Nagagalit sa akin, nayayabangan sa akin, naka-trench coat ako, ang init-init. Ganon. Pasikat eh. Pasikat. Corduroy pa siguro yun. Hindi naman. Anyway, sa akin, siyempre. Love at first sight, but you know. Ang kinis, ang like, sutla, ang puti. It was like climbing Mount Everest. Ganun ang dating sa akin. Pero you know, ayaw ko, malakas ang loob ko. Sinubukan ko. Oh. Ayaw magpaligaw ng mami noon. Ang mami niya, yung yanan ko, parang Gestapo. Ang usapan namin, kukunin ko siya, dadaling. Punta kami sa Santo Tomas, Batangas ng gabi. Mga 12 midnight, tulog na lahat. Pagpapakasal kami, ibabalik ko siya. Ibabalik ko siya bago sila magising. Okay. Oh. Hindi kami nakabalik bago magising kasi yung judge na pupuntahan namin, na daladala ko yung, nasa edad na kami noon, 21 plus eh. Dadaling ko sa ano, sa yung papeles, yung judge wala. Oh no! Tawag kami, hanap kami ng padrino. Okay. Pagdating sa bahay, nakita ko nung mami niya na Gestapo. Binuhat yung silya. Halos kasing laki nito. Oh. Iahampas sa akin. Oh, humarang si Helen. Kung sino-sino humarang. Pero sulit naman. And the rest is history after that. The rest that. Is history. Ako naging favorite na manugang. Paano mo nakuha yung loob ng magulang finally? Ewan ko ba, basta you know I was myself. Magaling naman ako sa mga may edad. I played it straight. Right. Ganon eh. You know? Aral sa nanay at tatay. Ganon. Sundin mo. Kung ano, sinturo sa'yo ng magulang at ano turo sa'yo ng mga matatanda, sundin mo. So, paano mo natuloy yung pagkakarera mo sa TV and married at the same time? My mom helped me build a small house in White Plains. So, doon na kami. And then, martial law. After martial law, ito na nga pumasok yung Okay Lang. You know, my association with the recording industry perhaps was the key. So, ito si Rolly Grande, Bong Sera, and then Tony Tobiera, na na-meet namin doon, 1972. We started, lumakas yung programa, it became number one. And then, nung mamala yung Okay Lang, Joey became a co-host of Bobby Ledesma sa Discorama. In the mid-70s. Naalala ko pa yun. Yes. Ngayon, there was a time Bobby Ledesma had to leave for the United States. So he told Joey, kuha ka ng co-host ng kasama muna habang wala ako. Sabi ni Joey, kukunin ko si yung dalawa. Ano namin, barkada kami. Tito and Vic. Sotto, sabi niya. Sige, go ahead.
So umalis si Bobby, kinuha kami ni Joey, kaming tatlo ngayon yung nag-host ng Discorama. Ah, doon nagsimula ang TVJ? Oo, sa Discorama. Sa Discorama. And then, hindi nga namin alam anong tatawagin grupo namin eh. So, Tito, Big and Joey na lang. I mean, yun. So, we started doing tough hits. You know, tough, not top. Alala ko yun, tough hits. Ganon, yun na. One thing led to another. Biglang meron kaming offer for School Bukol. From Discorama to School Bukol. Magkano nga ba utang namin sa inyo? Parang gusto kong magbayad. Opik, yung mga minirienda nyo eh, bayad na ba yan? Bayad na. Bakit? Sana i-boblow out ko kayo at ibabayaran ko na. And then, then came Tony Tobiera, Eat Bulaga. 1979. Nakapari hanggang ngayon, saan ka man ay halina kayo. Precious history. Pinirma namin dalawa ni Joey yung ano. Oo. Yung kontratang ino-offer ni Tony Tobiera. Oo. Tapos si Vic, pinuntahan namin sa shooting niya sa Intercon. Meron siyang shooting ng Rock Baby Rock eh, during that time. Grabe, naalala mo pa lahat ah. Oh, because kami ni Joey, pinuntahan namin siya ron. Tinawag namin siya parking lot. Ayan, pirma mo na to. Ba't, bumirma na ba kayo? Oh, bumirma na kami. Ipitan na to eh. Oo. Oh. Okay. Ito, kahit isang taon lang to, okay na to. Kumita lang tayo. Ano nangyari? Well, naging very successful. Right. And School Bukol was top rating for 10 years. Of course, I was a fan. To 1988, yes. Thank you very much. To 1988. And the only reason we stopped was wala nang puntahan. Well, 10 taon na kaming hindi graduate ni Joey. Di ba? So, ang tatanda na nila, nasa eskwelahan pa rin sila. Oo, kailangan pag-graduate na natin eh. Sabi ganun eh. So, yun yung sinasabing quit while you're on top. I see. Ang taas pa namin noon, pero meron kami School Bukol, and then Vic was doing another, sinira namin yung overexposure, the word. There's no such thing. Correct. To a point to make it, to remain a myth. Mm-mm. Na maganda yun, na kwela yun, na ano, ganun eh. Correct. Pati nyo i-reprise mula Apari hanggang Holo, talagang, pero did you expect talaga na? After the phenomenon of School Bukol and all the others, syempre, ang nanatili talaga sa kulturang Pilipino at kamalayan nila ay ang Eat Bulaga. Ano ba ang formula doon? Siguro sa Eat Bulaga, ang pulso namin, kung ano yung kagat sa tao, gusto nila. Correct. Wala kaming portion na hindi gusto. Oo. Pag may portion na kahit gusto namin, hindi namin pipilit pag ayaw, pag mahina ang response. Correct. Minimaintain namin yung ano yung gusto. We try to feel the pulse of the people. Hindi nalalayo sa politika. Kailangan alam mo ang pulso. Pero how long was Eat Bulaga? Is Eat Bulaga? In July, it will be running 45. 45 years? Wow! Pero very involved kayo sa lahat ng projects nyo. Like, Eat Bulaga, creatively, talaga na kayo yun. Yes, we started it. Eh, kasi the name Eat Bulaga was coined by Joey. He owns it. Ganun yun eh. The song was created by Vic. He owns it. Mm-mm. Ganun. Correct. So, ganun talaga yung ano, ganun yung... Pero yung stay... Tinatanong nga nila, eh ano ka? Ay, ako yung manager eh. Wow, staying power of 45 years. Parang kayo lang yon ano? Wala nang iba. Ah, wala. Wala nang even iba. In the world, kasi si Johnny Carson tumigil na rin, di ba? Correct. And student canteen was 18, 19 years lang. Ano bang meron ang Tito Vic and Joey na talagang... inextricable sa kulturang Pilipino? Ewan ko. We think Filipino. We feel Filipino. We laugh Filipino. Parang yung grupo namin, naging melting pot ng mga kwento. So ano lang kayo talaga? Observant, takikinig, immersed kayo sa
Yes. Kultura, di ba? Masang-masa kasi talaga yung pag-iisip niyo. Kahit sabihin pa rin yung aral kayo sa mga private schools, talagang super masa ang base ninyo. Ano? Yes, yes. We understand the common tao, the common Filipino. Sa tunay na buhay ba, ganyan din kayo? Kayong tatlo? Talagang ano, mga joker, mga jokester din kayo kahit saan kayo magpunta? We try to find something humorous about a situation. You know, you always try to find the lighter side of things. Hindi yung masyadong puro seryoso na lang. Correct. Yun ang staying power. Siguro. Oo. Perhaps. Sa totoo lang, Tito Sen, wala ka pang kulubot, ah. Marami na rin, ah. Marami na rin ba? Medyo ano pa rin, ah. Okay pa rin, ah. Okay pa rin, ah. Oo nga. Minsan, sinasabi sa akin ng mga anak ko, Dad, ba't hindi mo paano yung ganyan? Yung mga ano daw? Oo, mga ganyan-ganyan. Naku, ayoko, sabi ko. Mamaya, makamukha ko si ano, nakita mo. Hindi na gumagalaw ang mukha. Pero para manahimik na lang lahat ng mga kachismisan, ano na ba talaga ang status? Oh, we're there. Eat Bulaga is there. We're the Tito Vic and Joey, you know. Hindi ko, siguro yung mga lumalabas ng kwento at kung ano-ano, hindi ko na i-address dahil kung ano-ano na yung lumabas eh. No? Perhaps it's just the important thing to say is that Eat Bulaga is here to stay. And ayan, we're there to stay. Oo, hindi na mawawala yun. Nandyan pa rin ang Eat Bulaga. Tito Vic and Joey, hindi na mabubuwag yan. Okay. Pero yung departure mo from the Tito Vic and Joey creation, the product, hindi mahirap para sa iyo yon na umalis ka? Hindi, because we maintained it. When I was a vice mayor, we maintained it. I was still doing partly School Bukol and then tumigil kami. We maintained that na ma-attend pa rin ako na Eat Bulaga. Nung nagpapaalam ako sa kanila, si Helen ayaw. My mother was still alive during the time. She didn't want. Kasi galing siya sa ano, yun naman. Mga naging problema sa politika, ayaw nila. Vic and Joey, bayag. You know why? Mm. Mentality nila, pambayad utang ka. Sabi, pambayad utang ka namin. Magserbisyo ka on our behalf. Ganun ang mentality nila. Dahil ang grabe binigay sa atin ng tao. Sabi niya, we won't be here. We won't be Tito, Vic and Joey if not for them. So, okay kami. Go! Correct! Silang dalawa, go! Wow! Na mag-public service ako. And the rest is history. 1992, napunta Senate. So, anong tingin mo sa politika? Hindi malayo sa showbiz yan. Ang kasabayan mo, ha? Mga bigatin. Oo, talaga. Noong 1992? Mm-mm. Ay, grabe. Yun ang pinaka-isa siguro na talagang swerte ko sa buhay, kung tutusin. When I entered politics and became senator, ang mga kasama ko, ang mga naibigay sa akin experience at dunong ay hindi kayang bayaran. Hindi kayang pag-aralan. Yeah. Ako yung bata, so you know, nakakatuwa eh. Showbiz to politika, walang discrimination sa politika noon? Wala eh. Sa akin, sila, hindi. Talaga? Wala eh. They... Depende rin siguro sa dala mo sa sarili mo yan. Maybe, but... Diba? In a learning curve sa kanila. But the good thing is I had 4 years of being presiding officer of the Quezon City Council as vice mayor and as executive at the same time. Correct. Kaya with that background, pagtungtong ko ng Senate, hindi ako ligaw. Correct. Aww. Hindi ako nangapa or takaan. And saka siyempre, ang una kong natutunan, turo sa akin ng mga matatanda doon, nila Manong Ernie at nila Neptali. Sinasabi sa akin, huwag kang tayo ng tayo. Medyo relax ka mga aral ka muna. Ah, gano'n. Kaya nung meron ng mga bago naman, pagdating ng 2001, eto na, sila Ping Lakso na, yung mga kasabay ko. Diba? Sabi ko kila Ping, relax lang muna kayo. Huwag kayong tayo ng tayo, baka mapahamak kayo dyan. So, anong payo mo sa mga gustong magpolitiko? Well, find it in your heart. At saka talagang, kung talagang kaya maganda ang intention mo, why not? Mm. Di ba? Pero kung ibang klase naman ang intention mo, wag naman. What is your proudest moment sa politika? Wow. Siguro when I became Senate President. Yes, of course. No? Not all senators become Senate Presidents. Yes. So.
I served 9 Senate presidents eh, from 1992 to 2017. Natutunan ko doon sa 9 Senate presidents, alin ang hindi maganda, alin ang magagandang ginawa nila, alin ang mga... So, yung experience na yun perhaps really helped me in trying to get together with my colleagues. Sa legislation naman, ano ang pinagmamalaki mong batas? Marami. Nung una, ang pinagyayabang ko yung Dangerous Drugs Act of 2002. Mm-mm. And then siguro yung State of Calamity. Lately, nitong naging Senate President ako, isa sa mga natutuwa ako was the Doctor para sa Bayan Act. Pilipino ka, gusto mo maging doktor, libre. Totoo ba? Medicine proper. Yes, it's now a law. It's now a law? Yes, President Duterte signed it. It's my pinagmamalaki. Because I wanted more doctors in the Philippines. Yes, kasi umaalis silang lahat. Correct. Pero lang caveat. Which is? Pagka naging doktor ka na, ano, hindi ka pwedeng umalis ng Pilipinas. Dapat lang. Magsisilbi ka ng kung ilang taon pinag-aral sa inyong gobyerno. Correct. So, unari, 5 years. 5 years. Dito oo ka. Naman. Hindi ka, pwedeng, hindi ka pwedeng umalis. Galing! Yan ang ano nun, di ba? Perhaps lately, yun ang pinagmamalaki ko. Eh, kailan ka babalik? Kailan ka babalik? Well, sa ngayon, hindi pa namin pinag-iisipan. Hindi ko pa pinag-iisipan at nag-i-enjoy pa ako. Enjoy ka pa? Binibiro nga ako ni President Bongbong noong isang araw. Sabi kay Gian, sabihin mo sa daddy mo, if he's getting bored, you know, he can come over. Sabi ko. Okay, so wala ka pa. Wala ka pa sa point wala na pa. Bored ka. Wala pa. Okay, ini-enjoy mo pa yung mga apo mo. Ilan na ba ang apo mo, Tito Sen? 11. I can't believe that. 11. 11? 9 boys and 2 girls. Ang dami mo nang pinagdaanan, Tito Sen. Grabe, di ba? Renaissance man. Mm. Mula teenager hanggang 60 years old, talagang very prominent. Contributions to the country and to the industry. Pero in the end, ano bang pinakamahalaga sa buhay? Raising the family. Sa akin, ganun ang pinaka-fulfillment. Hindi ako naniniwala na hindi ka nababalik. As in, hindi ako naniniwala. Pero sa ngayon, may bago siyang show. Sa dami ng problema, parang ang hirap ng huminga, di ba? Minsan, pakiramdam mo, hopeless na. Kaya dapat, ihayag ng saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Walang kapaguran. Sabay-sabay ang mga show ninyo. So now, you have a new show on this station, Net 25. What is it about? Reality check. Actually, yung definition ng reality check, yun na yun. Mm. It's in the title. Mm-mm. Ang format kasi is to find out the reality behind the issues of today. Mm. The first episode was last the other day, you know. Pilot yon. Ang reality check was about me, the host. Okay. And then the next episode was the reality check on the so-called food security. Mm. Ang daming gumagamit sa kampanya niyang food security. Hindi ba? Okay. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang nangyayari sa agrikultura natin? Ano correct. Nangyayari sa farmers natin, sa mga pagkain natin? Ganon. At maipapaliwanag mo sa lingwahe na naintindihan ng lahat. Kailangan, naintindihan nila. At kumukuha kami ng mga expert. Hindi yung si ganitong politiko o si ganito, hindi. Mga expert on the fields. And then, kung may kailangan tanungin sa public servant na mag-explika, then we talk to them. Enjoy ka 9 naman. 9 p.m. Para kang barangay captain. Uy, tulong pa rin sa bayan yan, ha? Oo. Oo, yung mga pagpapaliwanag ng ganyan para maintindihan ang kaya nga, kung ano realidad eh, na nangyayari doon eh. Like for example, isa sa mga taping namin malapit ng umpisaan, yung Bureau of Customs. Mm-mm. Naku, halagkit nun. Ano ba talaga nangyayari dyan? Di ba? Ganun. Oo. Kaya nga reality check eh. Nakita nyo naman. Like father, like son.
Si Gian Sotto is in the house. Palakpakan tayo. Oh, kasama din siya. You know, I had to do this kasi makikita mo talaga kung paano yung kung ano yung pinanggalingang puno, yun din ang bunga. Kadalasan ganon. Pero ang tanong ni Bagian and Tito Sen, pinlano mo ba yan? Na si Gian, hindi lang musiko tulad mo, kung hindi, politiko din tulad mo rin. Hindi eh. Well, sabi nga nila, siguro, the fruit doesn't fall far from the tree. Mm-hmm. Ano? Kaya ganun. Pero talagang hindi. When he was younger, I started teaching him some chords sa guitar. Ganyan. Ano nga ba yun? Yung pinakaunong tinuro nyo sa akin, Dad, is... Painted Black. Ano? Painted Black by Rolling Stones. Painted Black. Rolling Painted Stones. Black. Really? Ilan ka naman nun? I think around... 8 or 10. Nagigitara ka na. Yes. Talaga ba? Okay. So yun, but I did not, I was not actually influencing him as far as that is concerned. Siguro nakakatuwa lang namin sa bahay. Correct. Ganun, so nakikita niya, nagigitara ako, I compose songs. Noong pinanganak si Gian, 1978, cesarean si Helen eh. Ano? March 18, 1978. Eh, i-release ko yung kanta ni Freddie Aguilar na anak. Ako ang executive producer nun eh. Wow! I-release big ko. Hit worldwide! Ang ginawa kong release date, March 18, 1978. Kasi alam ko yun yung cesarean date ni Helen. So, yung anak. Trivia. Oo. Si Freddie Aguilar, alam niya alam yun. Na alam niya yun. Alam na alam niya yun. Talaga. Kasi sinabi ko sa kanya, yung ako March 18 ko i-release to ah. Sabi niya, bakit? Eh, cesarean ni Helen eh. Gusto ko lalaki, anak. First boy kasi. Oh. Oh, tsaka anak. Di ba? Talagang oh. Anak. Kailan mo naisip na star ang dad mo? Oh, wow. Growing up, lagi akong sinasama ni daddy sa work eh. Whether it's shooting, movies, or taping ng really? School book. Like 4 years old? Yeah, no. Yeah, nung pwede na. Oh. As far as I can remember. Kahit sa Eat Bulaga. And then later on, when he entered public service, he'd take me with him sa work sa Vice Mayor's office, ganon. So parang, hindi, parang for me, it's not a big deal. It's just his work. Ganon nung una eh. And then as nung naging teenager na ako, doon na nakita na parang, oh, okay. Okay, what? Oh, okay. So, he's a celebrity. Kilala pala. Oh, kilala pala. Ah, okay. And for me, ano, it's a blessing. Proud son ka naman. Yes, of course. So pero may proud. Pressure ba? Huwag ka munang kikibo. Pressure to work hard. Pressure to because I grew up na hardworking si dad and si mom. Laging uuwi ng bahay, puyat sa taping. Kinabukasan papasok as a public servant. And I'm very blessed to be able to witness that growing up. And it's been something that motivates me to work hard. Totoo ba? Yeah. Ire-recommend mo ba yung Tito Sen sa lahat ng mga magulang na yung mga anak nila, ine-expose nila sa line of work nila, ganun? Siguro, but in the case of Gian, it was really something else because he was the only boy. Correct. So hindi ko mabit-bit yung mga babae sa mga trabaho. Hindi ko pwedeng basta iwanan ko saan-saan. Feeling ko sinadya mo eh. Hindi. kasi siya lang yung lalaki, di ba? Siya yung lalaki. So madali kong isama, madali kong iwanan. O dyan ka lang. O yan, kausapin mo sila ganito. O ganyan. So, madali yun. Okay. Mahirap doon sa girls. Really? But was it second nature to you to be a people person? I guess so. But at first kasi parang... Yung nakita ko sa dad ko eh, respect everyone, kahit ano pang posisyon nila sa buhay, maliit o malaking tao. Pare-pareho yung respeto ang pinapakita and he's very real. Kung ano si airpot sa bahay, ganun siya sa TV, ganun siya sa Bulaga, ganun siya sa Senado. Totoo? Yes. Talaga? Teka muna, so ano ibig sabihin nun? Talagang joker siya, ganun? Yeah, talagang authentic siya, hindi plastic. Totoo. Yeah, he's very... Every time I get the chance. Every time you get the chance to do what? Na mag-comedy. Totoo ba? Or to put a smile on someone's face. I always believe na dapat, you know, you should smile every day when you wake up. A lot of sons are pressured by their fathers, ah. Sa totoo lang. Pero ang influence mo sa mga anak mo, Tito Sen, bakas na bakas. Kasi si Lala ngayon is also in public service. Yes. Yes, so, she was a counselor for 18 years. Yes. Oo. 9 years as 3rd District,
9 years sa 6th District when she got married. So, 18 years yung background niya. And talagang, hindi ko rin in-influence yun. Oh. Yeah. When she started, nako, way back. Ano? When she started, 18, 19, 20 years ago, she was still a college student at De La Salle College of St. Benilde. Mm-hmm. Yung binibigay ko pala sa kanyang allowance, binibigay na mami niyang allowance, hindi niya ginagasta. Nag-iniipon niya, pagdating na end of the week, nag-outreach program siya rin sa may Maynila, sa may malapit sa Lasal. Okay. So when I found out, sabi ko, ba't siya ka nag-outreach program? Doon ka sa Quezon City mag-outreach program. Oo nga, tama. Taga doon tayo eh, sabi ko. Oo. So talagang parang naging DNA na nila, tumulong talaga sa kapwa. Siguro. Nakita parang, na nila sa'yo. Actually, artista pa lang sila, Daddy. Sa Eat Bulaga, talagang tumutulong na normally. Shooting pag may lumalapit. Sa gitna ng taping nila or shooting, pag may lumalapit, kung saan loob na tumutulong sila, and that's what we, yung na-witness namin. Right. So, lapitin kami. Lapitin! Lapitin din kami ng mga magugulo. Lapitin ng mga mangungutang. Pero si Gian, pogi ah. Pwede kang leading man ah. Hindi mo naisip maging ano, artista. Na. Actually, lagi naman pong lumalabas, kaya lang patay lagi. Kasi naging kontrabida yung napupunta na role. Ah, kontrabida yes, ka na mamatay ka, ganun. So, so you dabbled into it a bit, it's right? Actually, growing up, kami ni Daddy, ang bonding talaga ng family namin is watching movies. And seeing them make movies, it's really one of our passions talaga to make movies. Okay. So don't you miss it? I do. In fact, we have a special project coming up. It's an inspirational film that we developed under the VST and Company Production Specialist. It is a production, post-production company ni Dad. And later on, we'll see. Ay, exciting! Yeah. Ano, family venture ba yan? You're going to be in it? And, I wrote it and some friends helped me out. Shout out kay Alvin Anson. Talagang pag-artist ang mga magulang, artist din ang mga Parang ikaw, singer nanay mo, singer ka rin. Oo nga, at saka itong Pepe at Pilar, nagpipilit. Kumakanta din, tama yun. Meron bang formula? Pwede mo ba akong turuan, Tito Sen? Kasi ninenervyos ako eh. Ang liliit pa nila, di ba? I think the secret is nurturing. Oh. Nurturing talaga. Tapos minana namin sa mother ko eh. Mother and father namin. Ganun yung parents namin eh. Mm. Closely knit. Talagang inaasikaso ka, sinisiguro that you are thinking correctly. Ah, totoo. Talagang ang hirap nun sa mga lalaki. Sa lugar, ilalagay ka sa lugar. Siguro, pagdating nung ako naman ng may mga anak, ganun din. Mm. Medyo ako yung strict. And medyo liberal ng konti sa mga sa mga bata. So, but nurturing. These days are difficult. Nagbabago talaga ang mundo. So, paano mo ngayon nabibridge yung gap ngayon, Gian, with your dad? Si Dad had 4 kids. Ako, I have 6 kids. And one of the You have 6? Yeah, I have 6. 5 boys, ha? 5 boys, 1 girl. Bumawi. So, baliktad. Ang aga naman itong nagsimula. 6? Okay. Yeah. Hindi ko maarok yon. Anyway, sige, go ahead. Anyway, ang laging natutunan ko kay Dad that I always make sure to pass on to my kids is yung always focus on faith and family. Focusing on a growing relationship with him and your family is really one of the keys to keeping your family tight. Talaga? So natuto ka din ang formula sa pagpapalaki ng mga anak sa dad mo? Yes, tinuro niya sa akin yun. At ang apo mo, konsehal din! Apples, yung panganay. Wow! Talagang generational na ang legacy. So, fulfilled ang feeling mo? It's really, parang, ang hirap i-describe yung word eh. Pero, yes, fulfilled would be apt description. Kasi nakita ko rin doon sa aking pagiging showbiz, record producer, and then senator, and of course, sports. Yes. Fulfilled din. golfer, di ba? Bowler, di ba? Nung araw. Yes, of course. And also a father to successful children. Yes. And now a grandfather. What a life. How would you like to be remembered? Yan. I'd like to be remembered as a musician by profession. An athlete by
affiliation. A drug buster by conviction and a public servant by conviction. Bakit parang napaghandaan niya yung tanong na yun? Parang napaghandaan niya yung tanong na yun. I love it. And congratulations, Tito Sen. Thank you. Talagang thank you very much. Ang contribution mo sa kultura at sa kabuhayang Pilipino. Talagang, di ba? One for the books. At kung saan siya nagsimula, kung saan siya natin nakilala, ay sa music. So now, it's time to jam. Ano ba itong ano? Ikaw lang ang aking mahal. Kami yung dalawa ni Joey De Leon nag-compose niya. Okay. Ito kasing kanta na to, later, baka, yun nga, when we started the BSTN company, may background itong kanta to. Kami ni Joey gumawa. Mahal. Ikaw ang aking mahal. Woo! Tito Sen! Thank you.